Dumalo sa pagdiriwang ng Manuel L. Quezon Day ngayong araw na ito ng Biyernes, August 19, 2022 sa lalawigan ng Quezon, partikular na ginanap sa monument mismo ng Manuel L. Quezon sa Perez Park Compound ng Kapitulyo sa Lucena City. Nag-alay din ng bulaklak ang mga opisyal sa monument ng Manuel L. Quezon. Naging panauhing pandangal si DILG Secretary Binhar Abalos kasabay ang pagbibigay ng makabuluhang mensahe bilang pagunita sa kahalagahan ng pag-alala sa mga nagawa ng dating Pangulo. Naging sentro sa kanyang mensahe ang pagbibigay payo sa mga hanay ng rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Ipaniliwanag ni Abalos na madami ng magagandang programa ang pamahalaan na mamuhay na matiwasay at payapa ang pamilya at mabibigyan pa niya ito ng trabaho. Katulad ng Quezon City na naging maunlad na lungsod na isang pangarap ni Secretary Abalos na pangarap ding mapaunlad ang lalawigan ng Quezon. Binanggit din ni Abalos na isa rin sa naging bukambibig ni Pangulong Bongbong Marcos na pangarap mo, pangarap ko. Maliban po dito sa SPDP, gusto kong sabihin sa inyo, pinapatupad din ng pamahalaang Quezon ang ICLIT. Ano po itong ICLIT? Ito ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program na nagbibigay ng panibagong simula sa ating mga kababayang minsan nang naligaw ng landas at nooy sumalib sa mga rebelding grupo kamukha ng CPP, NPA at Abu Sayyaf. At ngayon ay pinili na lamang nilang manahimik at mapayapang buhay. Mula noong 219 ang bilang ng ating mga na-rescue mula sa kontrol at impluwensya ng mga rebelding grupo dito sa probinsya ng Quezon. At maligaya kong ibabalita sa inyo, ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tulong pinansyal, pangkabuhayan, libreng edukasyon at murang pabahay ngayon para maramdaman nila ang tunay na kalinga at pag-aaruga ng ating pamahalaan. Alam niyo ba, pagkaupo kong DILG, wala pang 3 linggo, 2 linggo, nagpunta ako sa Hulo, Sulu, kung saan nandun mismo ang problema ng Abu Sayyaf. Nung nandun ako, ang sumurender mismo sa akin ay 100 Abu Sayyaf, pinakamalaking grupo ng miyembro ng Abu Sayyaf na sumuko under this program sa gobyerno. After 3 days, nagpunta ako sa Bukidnon, Cagayan de Oro, sumuko ang mga 50 CPP-NPA. Nagpunta ako ng Abra, sumuko rin ang mga CPP-NPA. Nagpunta ako sa Zamboanga Peninsula, na kung saan sumuko ang mga NPA. At hindi lang yun, yung programa namin dun, yung ibang dating NPA, ngayon ay mga sundalo na. Yung isang bata, nagulat ako, umiyak. Sabi niya, alam niyo, Secretary, ako'y namundok nung ako'y 10 taon. At naiinggit ako sa mga kababata ko na ngayon ay maganda ang buhay. Samantala ako, eto po, sayang. Yung batang yung ngayon ay na-rescue namin mula sa CPP-NPA sa mga bundok at ngayon po siya ay nakatrabaho na sa Department of Labor. Mga kasama, aking mga kapwa-kawani sa gobyerno, siguro itong ating misyon. Siguraduhin natin sa ating mga kababayan na maganda ang buhay. Maganda ang pangako, maganda ang pangarap at lahat ito'y sama-sama nating tutuparin. Kasabay nito, pinangunahan din ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang naturang aktibidad. Bagamat tirik na tirik ang araw pero hindi nagpatinag ang mga opisyal. Tampok din sa naturang selebrasyon sina Vice Governor Third Alcala, 1st District Congressman Mark Enverga, 3rd District Congressman Renanti Arrogancia, 4th District Congressman Attorney Mike Tan, Lucena City Mayor Mark Alcala, mga board member, mga mayors, mga opisyal ng PNP, AFP at iba pang mga panauhin. Sa talumpati ni Governor Dr. Helen Tan, inilatag nito ang mga programang magbibigay ng pag-asa sa mga Quezonian, katulad na lamang sa serbisyong pangkalusugan, kabuhayan, trabaho, turismo, edukasyon at iba't ibang programa na mapapakinabangan ng bawat kalalawigan. Kaya inaasahan natin na sa pagdaan po ng panahon, makikita natin ang pagbangon ng ating mga kalalawigan mula sa kahirapan at sa karamdaman
at magiging matibay tayo sa pagdating ng anumang hamon na darating sa atin. Ako po bilang ina ng inyong lalawigan, nagpapasalamat una sa ating mga kasamang manggagawa sa pamahalaang panlalawigan, sa sanggunian panlalawigan sa pangunan ni Vice Governor Third Alcala, mga halal na punong bayan at lahat po ng ating mga katuwang o kabalikatan sa paglilingkod na sa pagsimula po ng aking pamumuno ng sa ating lalawigan, kayo ay kasama at buong-buong sumusuporta. Kaya po, sama-sama tayo na abutin natin yung mga pangarap ng ating mahal na Pangulong Luis Quezon. Kasabay rin ito sa selebrasyon ng Niugyugan Festival, bagamat simple pero naging makabuluan ang naturang aktibidad. Kaya't unang pagdating ni Secretary Abalos ay sinalubong ito ng ritual na tagayan na ang ipinagmamalaking inumin na lambanog bilang bahagi ito sa pag-welcome ng mga bisita sa kanilang lalawigan. Ronda balita mula sa probinsya ng Quezon, ako si JR Narit ang inyong tagapagbalita.